This video guys, so isa-summarize natin ang kasong perjury. Oh, di ba? Narinig nyo na ba yan? Nagsisinungaling ka, makakasuhan kang perjury. Not all the time. Di ba? So ganito lang yung distinction yon. Huwag na natin gawing komplikado. Pero by the way, kung meron kang tanong, please follow my Facebook page, Police Yoko, and inaanyayahan kitang mag-membership sa ating YouTube channel, Police Yoko, at free ka nang mag-PM, free ka nang magtanong, at sasagutin natin yan. Yun po ang guaranteed sa inyo. So, maraming nami-misinterpret guys, yung kasong perjury. Diba? Kasi ang akala nila kapag tinanong ka at hindi ka nagsabi ng totoo ay makakasuhan ka ng perjury. Not all the time. The keyword is naka-oath ka sa korte under oath or affirmation. That's it. Oh, kapag yung iniimbestigahan ka ng pulis, lalong-lalo na kung hindi naman naka-out yun. Hindi naka-take out. Wala ka permission. So, hindi po papasok yan sa perjury. Lalong-lalo na kung pinilit ka lang. Isang malaking no yan. O, yan po ah. Yung definition ng perjury. Ngayon lang si Google. Hindi ko na yan i-explain words by words. I-keyword lang natin yan. Kapag hindi sa korte, hindi ka naka-oath under ng judge or ng abogado or affirmation, walang perjury. Diba? Anong kaso mo kapag sinungaling ka na hindi ka naka-oath? Just a lying lang. Walang kaso. Diba? Ang sinasabi lang ng batas, oath or affirmation. Yung, pwede kang makasuhan ng perjury doon. Kapag walang oath or naka-take oath or naka-affirmation, walang kasong perjury doon. At lalong-lalo na naman kung ikaw ay pinilit, no? Isang malaking no doon. Yan po. At yan po ang perjury. Ako po ang inyong online criminologist. My name is Policia Ko. So, at your service po, kung meron kayong legal concern, ini-invite ko po kayong mga member sa ating membership at free na kayong magtawag para makuha nyo ang ating service through video call at sa ating YouTube po. Thank you for watching. See you again my next video.